Okay, thank you everyone, lalo sa mga doctors natin dyan. Nandito naman tayo ngayon sa new episode ng Doctors Forum natin. And this is for Simply Natures, especially yung mga doctors natin na keep coming back na nagtatanong ano ba talaga ang PPARs o para saan ba ang PPARs. Fortunately, nandito tayo ngayon kasama si Dr. Jimmy Catapia, oncological surgeon, pero mas the best doc. Tulungan mo akong i-introduce ang iyong sarili sa mga kapwa natin ng mga doctors. Okay, thank you Sir Emerson for that very kind introduction of yours. So everyone, mga kabaro, no? I'm Dr. Jimmy B. Catapia. I'm actually a surgeon, a surgical oncologist in particular. So my practice is more on doing operations for cancer patients as well as treating them and giving them adjuvant treatment after the surgery. So marami tayong mga guests dito ng doctors and one talaga o isa sa mga doctors na talagang in demand na i-request ng kapwa niya doctor ay si Dr. Jimmy Catapia. Doc, naalala ko nung first time ko kayong pinuntahan sa hospital ninyo, hindi kayo ganun kadaling kumbinsin pagdating sa mga supplement. Bakit pagdating sa Simple Nature products na tinatawag natin PPARs, paano kayo nakumbinsin ito? Actually, nung una talaga, syempre, pag sinabing supplement, no, nakalagay sa ilalim ng mga packaging nila, no approved therapeutic claims. So, as a Western medicine practitioner, governed tayo, sinusunod natin, tinatawag na evidence-based medicine. So, hindi pa tayo basta-basta nagbibigay ng supplements, no? Especially to cancer patients because nagbibigay tayo sa kanila ng treatment like chemotherapy, radiotherapy, baka maka-apekto baka, no, hindi naman sigurado yon, no, doon sa ginagawa nating treatment, no. Pero yun nga, timing nung puntahan mo ako, meron akong pasyente no na colon cancer patient, after second chemotherapy sessions, ayaw na niya ituloy because of the chemotherapy side effects. So ba daw siya nanghihina, laging bagsak yung white blood cell niya. Meron namang ginagawa mga adjustment, binababaan namin yung dosage ng gamot. Pero kahit na binawasan ko na yung dosage ng kanyang chemotherapeutic drugs, ganun pa rin yung side effects sa kanya. So talaga sabi niya, ayaw na daw niya. Nung dumating ka na, magbigay ng PPAR products, ay, wala namang mawawala. Si nurse, hindi pala siya supplement lang, hindi siya herbal. Actually, it's a molecule, no? Yes. Oo, pero serum proliferator, activator receptors, it's actually a nuclear receptor. So may studies, no? May mga molecular explanation, actually, very effective siya. Ginagamit na talaga siya sa tinatawag ng metabolic syndrome, no? Yep. Especially sa diabetes. Actually, meron tayong mga available na drugs ngayon na based on PPAR, yung mechanism of action para sa diabetes. Sa cancer, meron ding mga studies, no? So, like, subukan nga natin to. So, yun. So, after using that, yung pasyente ko, noong ginamit niya yon together with the chemotherapy, sabi niya, siya nag-report naman, no? Hindi naman psychological to. Siya nag-report, mas maganda yung naramdaman niya, mas nakuha niya yung chemotherapy, and also, nung magpa-CBC, no, complete blood count after the chemotherapy session, hindi masyadong bumagsak yung white blood cell niya. So, pinagpatuloy namin hanggang matapos siya yung 8 sessions. Yes. So, naalala ko noon, bukod nung sinubukan ni Doc Jimmy yung produkto natin, kasi nagdala ako, nagpakita ko ng mga samples, after nung sinubukan yung product natin, sa kanyang pasyente, hininga niya na ako ng napakaraming research about PPARs. So that is the best time, that is the time na kung saan talaga nakumbinsi si Doc na hindi ito isang produkto lang na parang basta lumabas. Meron tayong mga pag-aaral na sumusuporta. And take note, alam naman natin mga kapwa doktor nyo, Doc, yes, no? Na hindi, ang mga doctors na katulad ni Doc Jimmy, hindi basta-basta naniniwala kung wala itong back by science o walang evidence base. Pero Doc, base sa mga experience na ginamitan nyo ng PPARs ng mga cancer, ano ba ang mga type ng cancer and including stage ang mga nagamitan nyo na? Actually, any stage of cancer, you can any use PPARs, stage, no? Even before chemotherapy, no? Even before surgery. Actually, I use PPARs even in some of my patients before the surgery, especially those patients with nutritional problems because our tablet and I think our capsule also has protein content, no? Yes. It's a good source of protein, so it can improve the nutrition of the patients. And in with regards to chemotherapy, to patients, regardless of the stage, you can use the PPAR products. So may particular lang nga na product para sa mga particular na stages of cancer. Sabi natin yung mga advanced stage, mga stage 4. Usually for that, I usually use the liquid vial or the powder. For a lower stage, stage 1, stage 2, I use the capsule and sometimes the tablet.
O pero pwede rin sa kanila yung powder or yung vials. So Doc, paano kung ang pasyente natin, mga cancer patient natin, ay nag-undergo ng chemotherapy? Ma-advise nyo rin ba sa kanila na talagang gamitin itong produkto natin o yung tinatawag na SimplyNature PPARs? Oh, sabi ko nga kanina, no, nai-improve yung outcome ng chemotherapy. No, natatapos yung gamutan, nababawasan yung mga side effects. Mm. At sabi nga sa ilang ano studies na nabasa ko, pwede pang ano synergistic effect together with chemotherapy. Yes. Ibig sabihin noon, mas napapabisa pa yung effect ng chemotherapy. Okay, thank you Doc. One last question. Pwede ba kayo mag-share ng any experience ninyo na ginamitan nyo ng PPAR, especially yung cancer patient natin na nag-undergo ng chemotherapy? Any good experience ng mga pasyente natin? Alam ko sobrang dami niyan, pero baka minalala ko yung kahit isa. Siguro isang gusto ko pang i-share yung patient ko na stage 4, no? Stage 4 breast cancer, meaning meron ng spread o metastasis, meron na rin nga siya actually pleural effusion, tubig sa baga, no? Pangit na yung, sabi natin pangit na yung condition, terminal case, no? Nahihirapan na rin siyang huminga, nalagyan ko na rin siya actually ng tube para ma-drain o matanggal yung tubig sa baga, hirap na rin kumain. So siya yung ginamita ko actually nung PPARs vial, no? PPARs vial natin. Yes, oo. So, masabi ko, gumanda yung kanyang quality of life doon sa remaining time niya, no? Sabihin natin niya na nabubuhay siya, no? During that time, nagbibigay pa rin ako ng chemotherapy, isang oral chemotherapy together with PPARs. Okay, so Doc, binibigay natin yung PPARs as oncologist regardless kung ano yung tinatawag natin na oncological protocol para sa pasyente. Yes. Okay. Doc, thank you very much sa time mo. Mm-hmm. Pero siguro, magsabi natin last encouraging words sa mga kapwa natin ng mga doktor o sa colleague natin ng mga doctors na baka sakaling makatulong sa mga patient nila pag ginamit na ni SimplyNature PPARs. Okay, so by my experience, PPAR can really help our cancer patients, especially those undergoing chemotherapy. But of course, you can also use it to prepare the patient for surgery and to prepare the patient for chemotherapy. No? Pero of course, I want to highlight that most of my patients that I give this product, PPAR, almost all of them reports to me that there's an improvement in the side effects and also an improvement in the outcome. Okay, thank you very much Doc Jimmy Catapia. So again, another opportunity na nakasama natin si Doc Jimmy. Oh, by the way Doc, some of your patient, nagugulat ako, nagme-message sa akin na para sila nag-share ng kanilang experience. Sabi ko, ang in-expect ko yung i-share nila experience is all about cancer. Okay. Pero yung bukod dun sa cancer result na improvement natin, pati yung kanilang mga blood sugar, cholesterol, blood pressure nila, nagugulat sila, nagno-normalize din siya. Yes. So kasama din pala ito sa pwede matulungan na tinatawag natin na SimplyNature PPARs. By the way, Doc, napakaraming beses na namin kayo iniimbitahan dito sa SimplyNature Doctors Forum na ginagawa natin o segment. Wala naman kayong bayad. Bakit patuloy nyo pa rin kami sinusuportahan na sabi natin i-share ito sa mga kapwa ninyo doctors? What thoughts do you have every time ini-invite namin kayo dito? Okay, oh, magandang katanungan yan, Sir Emerson. Actually, naniniwala kasi akong medicine is a continuous learning process. But of course, I'm a Western medicine practitioner. I always believe in evidence. So, let's continue to explore. Let's continue to learn more things about medicine on how to improve the treatment outcomes of our patient. So hindi lang yung ano siguro para sa akin hindi lang dikahon na dito lang tayo magi-stick, no? So with evidence naman, hindi mo siguro kailangang sabihin, paniwalaan niyo lang yung mga sinasabi ko. You can always search the internet, no? There are many journals, published articles from reputable journals about PPARs, no? So tingnan lang natin, makikita niyo yung mga ano, yung mga proofs of the PPAR effects, of the evidences. So thank you Doc, nabanggit niyo yung tinatawag natin na published journals, katulad ng mga Hintawi, PubMed, which is familiar naman tayo, mga doctors natin dyan, na yung PubMed is a national library, US National Library of Medicine, na kung saan mismo, hindi binabayaran ng company yung sinasabi nila dito about PPARs or what PPARs can do or how PPARs can help our patients.
So that's all for now. Thank you to all our doctors. By the way, thank you Dr. Jimmy Catapia. This is another episode na ating Doctors Forum. And after this, hintayin nyo yung one of our best PPARs expert and also our CEO, Mr. Sean Lim. Thank you. Thank you.